Handa ka ba? Kill time, guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo malalaman kung ang babae ba ay tunay na kumpiyansa sa sarili niya o hindi. Okay, G. Simpleng-simple at napakadaling paraan lang ang kailangan mong gawin. Okay, dahil G, kung gusto mong malaman kung ang babae ay tunay na kumpiyansa sa sarili niya, kumbaga tunay na alam niyang kagusto-gusto siya, marami nagkakagusto sa kanya, siya yung catch o kumbaga pre-selected siya, di simple lang. Okay, well, sa looks, alam na natin yun. Sa mga tumitingin sa kanya, ibang lalaki, alam na natin yun. Pero yung kumpiyansa, para malaman mo kung talagang totoo na confident talaga sa sarili niya, ang dapat mong gawin sa kanya ay yung bagay na ginagawa nila sa atin. Isit test mo. Ngayon, ang tanong, paano yung tamang way, yung right way, para ma-shit test mo ang babae? Di ganito. Ang babae, kapag kabastos sila, kapag kasama mo sila, o tuwing kasama mo ito, lalo na kung date, G, sinishit test ka niya sa mga oras na yon. Tinitingnan niya kung talagang confident ka sa sarili mo. Susuwayin mo ba siya? Titiisin mo ba yung kabastusan niya? Itatama mo ba siya? Paparusahan mo ba siya? Magre-react ka ba? O magpapakanice ka lang? Okay? Dahil pag nagpakanice ka sa mga babae na yan, G, maniwala ka sa akin, yung babae na yon, iisipin niya na hindi ka confident sa sarili mo. Bakit? Dahil nagkukupal na siya. May ginagawa siyang hindi maganda ng mga oras na yon, pero tinotolerate mo. Tinitiis mo. So, ibig sabihin, hindi ka confident sa sarili mo. Iniisip mo na, o laman ng utak mo, na hindi ka na ulit makakakuha ng ganun. Kaya tinitiis mo kahit na hindi na masaya yung date. Kahit na hindi na siya masaya kasama. Kahit na kupal na siya kasama. So, bumabagsak ka sa shit test niya. Ganun mag-shit test ang babae. Okay? Pero tayo naman, well, maraming ways para ng pag-shit test ng babae na meron naman akong video niyan. I-search nyo lang. Okay? Yung mga shit test video ko, yung mga type ng shit test, paano sasagutin, paano ipapasa, meron na tayo niyan. Okay? Pero ngayon, paano mo naman i-shit test ang babae? Di simple. Ganito naman ang gagawin mo. Pag lalaki naman na nag-shit test ng babae, ang gagawin mo lang ay syempre, yung superpower natin na matagal ko nang tinuturo sa inyo at yun ay ang hindi pagbibigay ng validation. Kasi Jay, kapag ka hindi ka nagbigay ng validation at yung babae na kasama mo ay insecure sa sarili niya, maniwala ka sa akin, yung babae na yun, itatry ka niyang kontrolin o itatry ka niyang pitikin. Kumbaga, subukan yung lalong mag-shit test o lalong subukang agawin yung kapangyarihan sa'yo o takutin ka. Okay, paano gagawin ng mga babae na to? Makikipaghiwalay siya sa'yo o kaya titigilang kanyang kausapin o kaya aawayin kanya palagi. Bakit? Kasi hindi siya kumpiyansa talaga sa sarili niya. So kung hindi mo siya binavalidate, hindi mo siya sinasabihan na maganda siya, hindi mo siya kinakausap palagi, hindi mo siya pinaprioritize o hindi mo pinapakita sa kanya kung gaano mo siya kagusto. Yeah? Kung ginagawa mo yung mga bagay na yon, yung babae na hindi kumpiyansa sa sarili niya, syempre matatakot siya. Syempre mahihirapan siya sa pakiramdam niya. Syempre mai-insecure siya. So kung insecure siya, matik na yon. Hindi siya kumpiyansa sa sarili niya. Well, yun naman talaga ang goal natin. Diba? Naputukin yung mga ego ng mga babae na to. Na kumbaga, maging insecure siya someday. Alam ko na majority ng mga babae na madedate natin, talagang mai-insecure sila dito sa technique natin. Pero gaya ng sabi ko sa inyo, kung gusto mong malaman yung babae na tunay na kumpiyansa sa sarili niya, i-shit test mo siya sa pamamagitan ng walang validation. Eh, lahat naman ng babae, hindi natin binibigyan ng validation, di ba? Lahat naman ng babae, hindi natin pinaprioritize. So, ibig sabihin, lahat ng babae, malaki ang chance na ma-insecure sila. That's true. Dahil nga kukunti lang ang mga babaeng kumpiyansa talaga sa sarili nila. Alam nilang marami silang kalaban. At syempre, dahil nga mababa ang self-esteem nila, alam nila na, kumbaga, hindi sila talaga yung price deep inside them. Okay? Well, nandyan yung brainwashing ng feminism. Nandyan yung mga ginagawa ng mga simp tsaka beta males na yun din brainwashing sa utak nila. Kaya ang feeling nila sila talaga ang diyosa. Pero sa oras na
hindi ka mag-validate. Kasi nga yung mga beta at mga simp, nagba-validate na, di ba? Yung society, nagba-validate na. So, sa oras na hindi ka mag-validate sa kanya, iisipin niya, hindi siya yung, kumbaga, perfect lady na hinahanap mo. Okay, kumbaga, hindi siya yung babae na it girl. Okay, hindi siya yung talagang the best para sa'yo. Kaya ngayon, may insecure siya. Nandiyan dyan yung kukontakin ka niya palagi, o kaya awayin ka niya, o sabihin niya, hindi kita mabasa. Pag ang babae sinabi niya, hindi niya mabasa yung utak mo, ang ibig sabihin nun, hindi niya alam kung gusto mo ba siya o hindi. Okay? Nandiyan dyan yung pupwersahin ka niya para mag-validate na sa kanya, o hindi ka niya kakausapin, kunyari man lalamig siya. Okay? Pero kung ang babae kumpiyansa, kahit hindi mo i-message, kahit hindi mo i-validate, kahit na hindi mo pa siya priority, kahit na 2 weeks ka pa hindi mag-message sa kanya, wala siyang pakialam, hindi kanya kakausapin. Kaya nga yung mga ex nyo, di ba? Kaya yung mga ex nyo, pagkatapos makipaghiwalay sa inyo, sobrang kumpiyansa niya sa sarili niya, sobrang validated siya, sobrang alam niya na gustong gusto mo siya, naman hindi siya kumukontak. Wala siyang pakialam kahit hindi mo siya kontakin ng ilang linggo o ilang buwan. Kasi nga, mataas ang kumpiyansa niya sa sarili niya. Kumpiyansa na nang galing sa validation mo. Okay? Kaya nga pag hindi mo binalidate ang babae, may insecure na siya. Makakaramdam na siya ng insecurity, makakaramdam na siya ng ano, ng lalong pagbaba ng self-esteem niya at yun ang ikabubwisit niya. Okay? Pipilitin niyang makuha sa iyo. Yung iba dyan, hiwalayan ka pa. Yung iba dyan, hindi ka muna imi-meet for the meantime. Pero biglang lalabas na naman yung galit niya. O yung iba naman, tutuluyan ka talagang iwanan na. Bakit? Kasi nararamdaman niya yung insecurity niya sa iyo. Okay? Pero okay, matakot kung may mga ganong klaseng babae kasi sakit lang ng ulo yun. Isipin mo kung hindi ka talaga nagbabalidate, mas focus ka sa purpose mo, alpha male ang lifestyle mo, okay? Hindi mo priority ang mga babae. Tapos may babae kang gusto siya ang i-prioritize mo, eh wala kang oras para dun, wala kang oras para gawin yung mga bagay na yun, o hindi yun yung gusto mong gawin na i-validate ang babae dahil lang kakakilala mo pa lang sa kanya, dahil lang nagde-date na kayo, ni wala pa nga siyang ginagawang sobrang special para sa'yo, ano yung ganun kababa ang standards mo, ganun kababa ang hinahanap mo sa babae, hindi. Hindi mo gagawin yun. Okay? Kung di mo gustong gawin yun o talagang ganun kang lalaki, hindi mo kailangan gawin yun sa babae para lang wag siyang mawala. Kung gusto niya umalis, maluwag ang pinto o kaya tumalong ka sa bintana dahil ang pinto ko ay napakamahal para hawakan ng isang katulad mo. Okay? Kaya, lagi, tanda mo, kapag ka, ang babae, pinipilit ng kunin sa iyo yung kapangyarihan o gusto niyang sumunod ka sa kanya, kumbaga, nagmamanipula na siya, G, huwag mo siyang susundin. Hayaan mo lang siya. Mostly dyan sa mga babae na yan, bumabalik naman pag umalis. Dahil cheat test lang din yun, yung pagtalikod niya. Okay, pero may mga mawawala. Magiging ano sa inyo, totoo ko sa inyo. Dahil may mga babae nang ayaw ng ganong klaseng lalaki. Okay, yung sobrang masculine. Pero napaka-konti lang ng ganong klaseng babae. Yung hinahanap nila yung beta male, yung tuta nila. Yung mga kumbaga pagsisilbihan sila, halikan yung paa nila o magbe-vertical para sa alay, magtatatumbling, di ba? O kaya kumbaga magsasasayaw para sa kanila. Yung mga babaeng ganun, kaya yun ganun, may mga hindi magagandang past yun sa buhay nila, past relationships nila. Okay, kaya nag-aanap siya nung sobrang secure na ang akala niya yun ang magpapasaya sa kanya. Pero pag nakakita siya ng ganun, maniwala kayo sa akin, iiwanan din niya yun para sa katulad mo ulit. Okay? Magulo utak ng babae. Okay? Kaya huwag kang susunod sa mga bagay na gusto niya. Kaya nga ikaw dapat ang leader. I-lead mo siya. Kasi siya mismo, hindi niya alam ang tunay niyang gusto. Okay? Kaya hindi ka makikinig sa kanya kahit anong sabihin niya. Lagi mong iisipin na yung mga bagay na ginagawa niya kapag ka nararamdaman mo minamanipula kanya ay ginagawa niya para mapasunod ka. Okay? Kaya hindi ka susunod. Ikaw ang magiging leader. Okay? At hindi magiging mababa ang standards mo. Hindi porque maganda siya, hindi porque malaking suso niya, hindi porque magaling siya sa sex, gagawin mo na kaagad yung mga gusto niya. Ganun kadalasan ang gusto ng mga ganitong klaseng babae. Okay na? Porque alam niyang maganda siya, porque alam niyang nakipag-date siya sa'yo, porque alam niyang nag-sex kayo, ang gusto niya, sumabmit ka na sa kanya. I-validate mo na siya kasi hindi niya nakaya yung insecurity niya. Hindi niya nakaya yung nararamdaman niya. Tandaan niyo, mga babae narcissist, okay? Ayan niya gusto yung validation na yan, para sa sarili niya. Siyempre, gusto niya maramdaman ulit na maganda siya talaga. Gusto niyang pumasok sa utak niya na siya yung it girl, di ba? Yun ang gusto niya. Kaya hindi mo ibibigay. Magkamatayan na hindi mo bibigay yung validation na yun. Dahil pag binigay mo yung validation na yun, mata-turn off din naman siya. So kung aalis siya, nang hindi ka nagba-validate sa kanya, mas maganda pa yon dahil kapag ganun ang ginawa mo, maniwala ka sa akin, yung babae na yon babalik sa'yo. Pero kung magbabalidate ka, yung babae na yun aalis din naman at mas malabo pa na bumalik sa'yo. Pero may magagawa pa rin tayong paraan. Okay? Yan yung mga Xbox videos ko na Xbox strategy ko na
na sobrang bangis, ng dami na natin natulungan, okay? Pero bakit mo hahayaan na mangyari pa yun kung merong mas magandang way? Kaya nga mas okay kung ikaw pa makikipaghiwalay sa kanya dahil tinanggal mo yung validation sa utak niya, okay? Pero kung kadate mo lang to at nag-pullback, hindi ka na kinakausap o nanlalamig, hayaan mo lang siya. Dahil ibig sabihin, sa mga oras na yun, gusto niyang kunin yung power sa relationship, gusto niyang sumunod ka sa kanya. Okay, so tinitest ka niya, then itest mo siya pabalik. Ano yung test mo sa kanya? Walang validation kahit ano pang mangyari.